Yung mga idol, kamusta? Ang record ni Manny Pacquiao at Mayweather Jr. balak lagpasan. At nung Nito Donaire nakipag-angasan kay Towering Inferno. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po mga idol, inanunsyo na official na ang bakbakan ng dalawang lightweight superstar sa pagitan ni Ryan Garcia at Gervonta Davis na gaganapin sa April 15 next year, kung saan hindi pa nga nakalipas ang 24 oras mga idol. May mga prediction na kagad ng mga boxing experts sa posibleng kikitain sa super fight na laban na to, particular na sa kikitain sa pay-per-view, kung saan ayon pa nga sa tsanta ng ilang mga analyst mga idol, malaki daw ang tsanta na mapantayan ang bakbakan ni Tank Davis at Ryan Garcia ang pay-per-view ratings ni Manny Pacquiao at Mayweather Jr. sa laban nila noong 2015. Paniguradong million buys din ang maging rating ng laban na to. Pareho daw kasi malawak ang fanbase ng dalawang fighter. Lalo na itong si Ryan Garcia na isang sikat na social media influencer. At higit sa lahat mga idol, dalawang bigating promotional company ang magsasanib pwersa ang The Zone at Showtime para ipromote ang laban ng dalawang batang fighter. Bagamat para naman sa atin mga idol, hindi naman natin sa minamaliit ang kakayahan ni Tank Davis at Ryan Garcia para makapagkakot ng malaking pay-per-view sa laban. E malabo talaga mapantayan nila ang record na tinala ni Pacman at Calvo. Ilang taon na po ang nagdaan mula pa rin may nakabreak sa record ng Pinoy at American fighter, kung saan bumenta sila dito ng 4.4 million pay-per-view buy sa US pa lang. Hindi pa dyan kasama mga idol ang ibang bansa. At bawat pay-per-view pumatak ng $100, pinakamahal sa lahat. Marami na po ang sumubok na abutin ang ganitong record. Nagdaan na po ang dalawang laban ni Canelo at Triple G, ang super fight ni Tyson Fury at Deontay Wilder, at even ang bakbakan ni Floyd at Conor McGregor, kinapos na abutin ang ganitong numbers. Idagdag pa natin dito mga idol, na mahirap na din ibenta ngayon ang pay-per-view ng laban dahil maraming mga boxing fans na ang tumiwalag at nawalan na ng gana sa boxing sports dahil sa mga ilang fighters na hindi naligasiya ang habol nila sa bakbakan, kundi nakikipaglaban nilang sila dahil sa pera at kung paano sila kumita ng malaki sa laban. Bagamat malaki naman ang tiwala natin mga idol na magkakamillion pay-per-view buys ang salpukan ni Ryan Garcia at Tank Davis, pero ang sabihin na lagpasan nila ang highest grossing fight of all time ni Pacman at Floyd, eh malabo talaga ito mangyari mga idol. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, noon ito Donaire Jr. nakipagkulitan kay Towering Inferno, kung saan naging masaya nga po mga idol ang pagbisita ng mag-asawang Donaire sa Mexico para umatin sa 68th convention ng World Boxing Council. At isa nga po mga idol sa nakasama ni Flash sa event ng WBC, ang WBC Light Middleweight Interim World Champion si Sebastian Pondora, o kilala sa pangalan na Towering Inferno. Sa katunayan nga nito mga idol, nakipag-face off ang Pinoy sa 6'5 inches na boxer. Animoy parang unano lang si Flash kung titingnan kaharap si Towering Inferno. Akalain nyo ito mga idol, lumalaban lang ito sa 154 pounds, isang division lang mas mataas sa timbang ni Manny Pacquiao. Sulit talaga ang fighter na ito mga idol, hindi lang kasi height ang meron si Pondora sa laban, literal na magaling talaga ito sa bakbakan. Siya lang naman kasi mga idol ang bumasag sa mukha ni Erickson Lubin na number 1 na boogeyman dati sa light middleweight division.